guys, welcome back to my channel. Ang pag-uusapan natin ngayon guys ay kung kailangan ba talagang raspahin lahat yung mga nakukunan. So, depende yan guys. Madami din nagtatanong kasi sa comment section na, Ma'am, hindi ako niraspa. So, okay lang ba yun? Mabubuntis pa ba ako ulit? Ganon. And ito pag-uusapan natin at kung kailan pwedeng magpabuntis ulit. Alimbawa, kung nakunan ka. Guys, hindi lahat ng nakukunan ay niraraspa. Okay, at kung malakas naman ang dugo na lumalabas sa puwerta natin at kung ito ay 7 or 8 weeks lang, pwedeng walang gamot, walang raspa, pwede yan. At malilinis ng kusa at malilinis ng normal yung mattress natin. At basta tuloy-tuloy lang ang pagdugo at tatagal to guys ng 1 week, more than 1 week pa. And ako noon guys, nung niraspa ako, after kong niraspa, may mga spotting-spotting pa ng 4 days to 5 days after kong niraspa. And then second, pwede rin naman guys na kunti lang kasi yung dugo na lumalabas at kahit 7 or 8 weeks lang yan at kunti lang, halimbawa 3 days or 4 days na kunti lagi yung dugo na lumalabas, kailangan magpe-prescribe ng doktor ng pampalinis, bibigyan ka ng gamot na pampakontract ng uterus, ng mattress, at mailalabas mo lahat yun. So, yun, second, bibigyan ng gamot. And then, kung wala talagang dugo na lumalabas at patay na si baby sa loob, yung wala ng heartbeat, gaya nung nangyari sa akin. Kasi sa akin, 2 weeks na palang walang heartbeat si baby and then 3 months na kasi siya. And then wala din talaga akong spotting, hindi ako dinugo, kaya talagang raraspahin ako. Ganun, so pag walang dugo na lumalabas at kahit 7 or 8 weeks lang yan, kailangan na talagang raspahin kung walang heartbeat yung baby o kaya patay na yung baby sa loob. Kailangan na talagang raspahin. At kung close yung cervix mo, kaya walang lumalabas na dugo, hindi malilinis yung mattress mo. I-check ng doktor yan kung close pa yung cervix mo tapos wala ng heartbeat yung baby sa loob, iraraspa ka na talaga. So, madami din kami mga pasyente guys na hindi na kailangan yung gamot, hindi na kailangan yung raspa. Maganda yun kasi yung katawan mo mismo ang nagkukusang naglilinis. So, alam niya na pangit yun sa loob at kusa siyang ilalabas niya yung mga debris ng baby na ganun. So, maganda yun. And then, as I said, kung hindi ka dinudugo, kailangan mo talaga ng gamot o kaya iraraspa. And then, i-check ng doktor kung close yung cervix mo, kaya hindi ka talaga dinudugo, patay na yung baby, kailangan kang raspahin. As I said, yung raspa guys, operation yun, syempre, malaki yung bayad. Mas ma-okay yung pag nakukuha lang sa gamot, sana okay din naman. And, ito ang question din ng karamihan. Kailan pwedeng mabuntis ulit kung nakunan ka? Sabi ng Russian National na doctor ko guys, after ng first menstruation mo, ng after mong nakunan, pwede ka lang magbuntis ulit. Pero ang ideal kasi, ideally, after 3 months. So, after 3 menstruation, after 3 months, para fully healed na yung uterus mo, handa ka naman na mabuntis ulit, ganun. And then, ayun, mas maigi ang 3 months din. Pero ako guys, 2 months. 2 months after nung nakunan ako, naraspa ako. And then, after 2 cycle ko, ng menstruation ko, nabuntis ako agad. Sabi nila guys, mas mabilis na daw mabuntis pag, halimbawa, pag nakunan ka. And then, after 2 months or 3 months, mas mabilis ka na daw mabuntis kaysa yung sa unang pagbubuntis. Kasi guys, ang dahilan nun na mas mabilis ka or mas madali kang mabuntis, kasi yung hormones mo, andun pa. So, parang maganda pa yung hormones mo. Hindi pa sila bumabalik talaga sa normal na
pinaglalagyan nila yung mga hormones mo. So, mabilis kang mabuntis. Andun yung madaming hormones ng buntis. Kaya, mas madali kang mabuntis kasi na-a-adapt na agad nung body mo yung mga hormones na yon. At parang nakaprogram pa yung katawan mo ba? Kaya, yun, sabi nila. And then, yun nga, madami kaming mga cases na mga ganyan. Mas mabilis na talagang mabuntis after ng pagkukunan. So, huwag mawala ng pag-asa, guys. Pag nakunan kayo, okay lang yan. So, baka hindi talaga para sa inyo. Ako nga, super na-depressed din ako sa first pregnancy ko. 9 months kami after wedding na nag-try, nag-TTC bago mabuntis. And then, after 3 months, nakunan ako, ganun. And then, thanks God, after 2 months naman, nabuntis ako agad. And then, I have a 3 months old baby boy now. Yun lang, guys. At sana huwag mawalan ng pag-asa. We will do our best and God will do the rest. Sabi na nga, di ba? Prayers lang and yun pa rin, gawin pa rin natin lahat yung mga tips para mabuntis tayo agad. And thank you so much for watching and please subscribe, like, and share, and comments if you have any questions and requests na pwedeng gawan ko ng video. Bye-bye and God bless!